Sa detalye ng ating mga nagbabagang mga balita, nagbigay ng payo ang international evangelist na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, sa mga supporters ng ABS-CBN na nag-iingay ngayon sa social media. Sa kabila ng ingay sa social media ng mga tagahanga ng ABS-CBN, ay pinayuhan sila ni Pastor Apollo C. Kibuloy na huwag sisihin ang pamahalaan sa sinapit na naturang network. Sa isang Twitter post, makikita na sinisisi ng ilang netizens sa kamera at kay Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyari sa pinakamalaking TV network ng bansa. Matatandaan na una nang nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi bibigyan ng renewal ang ABS-CBN kapag nag-expire ang kanilang prangkisa ngayong 2020. Pero para kay Pastor Apollo, malinaw ang mga ginawang paglabag ng ABS-CBN sa batas batay sa mga iprinisinta ng Committee on Legislative Franchises sa nangyaring 13 pandinig sa Kamara. Sa live telecast ng Sounds of Worship ni Pastor Apollo C. Kibuloy nitong linggo, ay ipinunto ng buting pastor na ang dapat sisihin sa sinapit na pangkisa ng ABS-CBN ay kanila mismong management dahil sa kapabayaan. And if you have anyone to blame, it is not the people, it is not the congressmen who denied your franchise. It is not them, they're just following the law. And you cannot blame those people who are there to implement the law. Blame your leader because he did not do his paperwork in a manner where everything will be all right. They did not do their job. The leadership of your network did not do their job well. They did not. They neglected it. They took it for granted. So you look at them and pray for them. They are the ones at fault, and it affected all of you. And if you have anyone to blame, don't blame the president. The president is just also implementing the law. He's the implementer of the law. Kaugnay nito ay sinabi ni Pastor Apollo na sa kabila ng mga pangyayari ay kasama sa kanyang dalangin ang 11,000 empleyado ng ABS-CBN. So we'll pray that you will find another job until everything will be restored back. But then you will have learned your lesson. So when you are given big favor like that, don't take it for granted. Be kind and humble. That is the lesson. Be kind and humble. Sa huling pahayag, sinabi ng butihing pastor na maging aral ito sa naturang network at hinimok na maging mapagpakumbaba sa lahat ng oras. We'll be right back.